Ikatlong Kabanata. Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Nang sina Anas at Caifas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya'y nangaral. Talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang pahayag ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Matatambakan ang bawat lambak at matitibag ang bawat burol at bundok. Matutuwid ang daang liku-liko at mapapatag ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Maraming ang tao ang lumapit kay Juan upang magpabautismo. Kayong lahi ng mga ulupong, sabi niya sa kanila. Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi na kayo at huwag ninyong ipangahas na sabihing mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo na maging sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Bawat punong hindi nagkakaroon ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Tinanong siya ng mga tao. Kung ganun, ano po ang dapat namin gawin? Kung mayroon kang dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain. Tugon niya. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya. Guro, ano po ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal. At kami po naman, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Basihan kayo sa inyong sahod. Sagot niya. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami ay si Juan na ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, Binabautismuhan ko kayo sa tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay mas makapangyarihan kaysa akin. At hindi ako karapat-dapat na magkalagman lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipay susundugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Si Herodes man na pinuno ng Galilea ay pinagsabihan din ni Juan dahil kinakasama niya ang kanyang hipag na si Herodias at dahil sa iba pang kasamaang ginawa nito. Kaya ipinabilanggo ni Herodes si Juan at ito'y nadagdag pa sa mga kasalanan ni Herodes. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang narinig nila. Ikaw ang minamahal ko, anak. Lubos kitang kinalulugtan. Magtatatlumpun taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. Sa palagay ng mga tao, siya'y anak ni Jose na anak ni Eli, na anak ni Matat.
Si Matat ay anak ni Levi, na anak ni Melki. At si Melki naman ay anak ni Hana, na anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Matatyas, na anak ni Amos. Si Amos ay anak ni Nahum, na anak ni Esli. Si Esli naman ay anak ni Nagay, na anak ni Maat, na anak ni Matatyas. Si Matatyas ay anak ni Semei, na anak ni Josek. Si Josek ay anak ni Hoda, na anak ni Hoanan. Si Hoanan naman ay anak ni Resa, na anak ni Zorobabel. Si Zorobabel ay anak ni Salatiel, na anak naman ni Neri. Si Neri ay anak ni Melki, na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam, na anak ni Elmadam, na anak ni Er. Si Er naman ay anak ni Josue, na anak ni Eliezer. Si Eliezer ay anak ni Horim, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi, na anak ni Simeon, na anak ni Huda. Si Huda naman ay anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Honam, na anak ni Eliakim, na anak ni Melea. Si Melea ay anak ni Mainan, na anak ni Matata. Si Matata ay anak ni Natan, na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse, na anak ni Obed. Si Obed naman ay anak ni Boaz. Si Boaz ay anak ni Salmon, na anak ni Naason. Si Naason ay anak ni Aminadab, na anak ni Admin. Si Admin ay anak naman ni Arni, na anak ni Esrom. Si Esrom naman ay anak ni Fares. Si Fares ay anak ni Huda, na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac, na anak naman ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tare, na anak ni Nakor. Si Nakor ay anak ni Serug, na anak ni Ragaw, na anak naman ni Peleg. Si Peleg ay anak ni Heber, na anak ni Sala. Si Sala ay anak ni Kainan, na anak ni Arfaksad, na anak naman ni Sem. Si Sem ay anak ni Noe, na anak ni Lamek. Si Lamek ay anak ni Matusalem, na anak naman ni Enoch. Si Enoch ay anak ni Hared, na anak ni Mahalalel, na anak ni Kainan. Si Kainan ay anak ni Enos, na anak naman ni Seth. At si Seth ay anak ni Adan, na anak ng Diyos.